eksaktong tulad ni Jesus, siya ay hindi tumatanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos. Sa katunayan, siya ang kapangyarihan ng Diyos. Tama? Mali? Tama. 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 Pero hindi ko alam paano ko explain. Siya ay tumatanggap. Mali. Hindi. 20 points. Ang points nito ay 20 points. Tama ako. Tama ang explanation. Pero pag hindi tama, pag hindi tama ang explanation, 5 points lang. Sino ang ano? Ang banal na espiritu ay kapantay ng Diyos Ama at Diyos na Diyos Anak dahil sila ay nabilong sila sa isang Trinity na one God, isang Diyos na may tatlong persona na magkakapantay at magpakawalang hanggan. Ang sagot niya ay irrelevant. Ang sagot ay tama pero irrelevant. Huh? Irrelevant. Hindi mo masyado na-explain eh. So ang tanong ay, ang banal na espiritu ay eksaktong tulad ni Jesus. Siya ay hindi tumatanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos. Sa katunayan, siya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang banal na espiritu santo po ba ay kapangyarihan ng Diyos? Sagot ko yan ang tama. Kuya Nelson, takot. Kuya Nelson, ang sagot mo. Tama sana, nandito na ako. Ah, sige, very good. Bakit tama ang sagot mo? Kasi hindi ko siya, nangihingi ng kapangyarihan kasi magkapantay sila ng Diyos Ama, Diyos Anak. Oo, siya yung siya na mismo yung kapangyarihan. Hindi siya nangihingi. Siya na yung kapangyarihan. Hindi siya tumanggap. Hindi siya tumanggap. Opo, sandali. Tagpa 5 points lang kayo. Kung mayroon daw. Sandali, 1 point ka, Kuya Nelson. Wow, naka 1 point pa kahit maraming sagot. O, malaking bagay. Ate Bing, Kuya Joby. Diba kita ko, tamang sagot. Kita, sabag ko tayo kapintay. Pero dapat, hindi siya tumatanggap, kundi siya ang mismong pangyarihan. Dapat titambali ang sagot. Ang sagot niya, irrelevant din sagot niya eh. Pero tama siya. Tama kasi pumila siya sa tama. Wala nga tama niya, pero sagot niya mali. Kaya nga sabi ko, hindi ako kumalaman ko alam paano explain. Kuya Jovanis, Kuya Johnny, Arwan. Okay, so hindi ko po muna maibigay ang points ngayon dahil pag titignan ko ulit sa camera kasi baka mamaya binigyan ko kayo ng grade tapos sinilip nyo sa YouTube, nagkamali pala ako. Ah, diba? Kasi... Dapat yung mga disqualified, dapat... Ano din yun? Basta ang pinaka-highest score ang mag-blow out ng ice cream. Kasi may rules yan eh. Si Kuya Jomar, kasi bibigyan siya ng premyo. Si Kuya Jomar, Doc, ang... Marami ka nga. Kasi nabinila noon. Highest, excuse me. Ang pinaka-highest score ay may premyo. Ayaw mo? Di ayaw, di ba sabi niya ayaw niya mag-blow out? Dalawa kami. Hindi niya alam may surprise gift. Eh sabi niya kanina ayaw niya mag-blow out ng ice cream, di ba? Ayaw daw. O wala na yon. Wala na, cancel na, forfeited na. Yung unang binanggit yun na yon. Hindi, pwede ba siya mag-anong option, Doc, kasi pwede ba siya mag-explain eh. Okay lang, basta makikain lang ako pag may mag-blow. Hindi, sige. Ngayon, sample lang yung ginawa natin ngayon. Next week, tutuhanan ng may premium yon. At may ice cream na yon. Para mas marami tayo. Okay? Pwede naman mayayari ngayon, Doc, eh. Lima-lima. Oo. Nakalis ka na, ate? Pwede naman ngayon eh. Pwede ba ako mag-teaching pa tayo? O wala na? Pagunta ba kayo? Kuya P, may konti pang teaching o wala na? Ha? Magti-teaching pa, hindi na? Bakit nandiyan? Wala, maaga pa. Alas 5 pa lang. Oh, kaya nyo pa? Review muna sa ano, para yung... Oh, review muna. Una sa hematology ba? Ay, hindi mag-exam. Meron pa tayo, hindi pa tapos yung Holy Spirit. Ito pa. Mas mabuti pa, Doc. Oo. Kasi... Huli ka na, balik na kayo. Upo na. Tatapusin na natin para next, ano,
Bibliology na tayo. Makakahabol ka ba, Ate Bing? O sa YouTube ka na humabol, Ate Bing? Wala pa naman na. Alas 8 pa naman, Ate Bing. Hindi pa naman. Alas 8 pa naman. O sige, ako magka-link sa'yo. O sige, Ems. Hindi, dyan lang kayo magbilang para... So tatapusin na po natin. Ha? Para makita ko. Okay, okay. So tatapusin na po natin ang teaching ng Holy Spirit. So marami na po kayo natutunan ngayon. Hindi ko na re-reviewin yung Holy Spirit kasi more or less, alam nyo na yung idea ng question natin ilalagay sa questionnaire. Wala lang po akong printer. Siguro, kukopyain ko na lang yun. Papaprint ko na lang. Kuya Pino, paprint na lang tayo sa labas, no? Mura naman siguro magpaprint. Sulat kamay na lang. Kasi walang printer. Okay? So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang prutas at ang bunga. Sino po na gumawa ng assignment? Plus 5. Ate Bing, oh, love. Anong explanation mo sa love? Sinulat ko lang yung book ng ating anak. Ah, sige, halika. Dahil wala. Isa po sa bunga ng Holy Spirit ay ang love o pag-ibig. Ito ka, Ate Bing. Alamin po natin kung paano na iba ang love sa English dictionary at saka sa ang love sa New Testament. Ang sinasabi na pag-ibig na love sa New Testament ay ang agape love. Sa ibang uri na ang agape love sa ibang uri ng love. Ano ang agape love? Ang agape love ay mayroon siyang kakanyahan. Ito ay ang kabutihang kalooban, kabaitan at sadyang kalugod-lugod sa bagay ng pag-ibig na ditulad ng English word na love. Amen. Ang agape love ay hindi ginagamit sa New Testament upang isang guni na romantiko o sexual na pag-ibig na hindi rin ito tumutukoy sa malapit na pagkakaibigan o pag-ibig sa mga kapatid. Ang agape love ay sangkot dito ang katapatan, mga pangako na gawa ng kalooban. Ito ay nakilala mula sa iba pang uri ng pag-ibig dahil sa pamamagitan ng kanyang pinakamatayog na moral na kalikasan ay strong character. Character. Outside sa New Testament, ang agape love ay ginagamit sa iba't ibang konteksto. Pero sa New Testament, ito ay tumatalaga sa isang natatanging kahulugan. Ito ay ginagamit upang isulat na iyon ay mula sa Diyos na ang mismong kalikasan ay ang pag-ibig mismo. So, ang Diyos ay pag-ibig. Amen! 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 Amen. Mababasa natin sa 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen! Amen. 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 Maganda po ang explanation ni Ate, 5 points. Ate, pasa mo sa akin yan o kailangan mo ng kopya? Kailangan po ba? Sige, i-post mo na lang sa akin. Sino pa pong gumawa ng assignment? 5 points? Giovanni. Kuya Giovanni. Naintindihan niyo po yung explanation ni Ate tungkol sa pag-ibig? Yes po. Okay. Agape love. Magkaiba po yung agape love sa pag-ibig ng mundo. At sa pag-ibig ng mundo, makita mo sa kanta, di ba? Lunes nang kita'y makita, no, di ba? Isang linggong pag-ibig. Pero ang pag-ibig sa Diyos, iba. Amen? Ano ang pamagat ng yung assignment? Espiritu ng malaking pananampalataya sa Diyos. Hindi. Wala kang prutas? Ano yung prutas mo? Ito yung binigay na sa'yo. Wala kang bunga? Wala kang bunga? Ito yung binigay. Anong pamagat? Ay, bunga ka, Espiritu kuya. Ng malaking pananampalataya sa Diyos. Wala kang bunga? Wala pa yan, kuya. Sa espiritu pa yan. Maybe, binigyan kita ng bunga. Wala kang bunga? Ito yung binigay na sa'yo. Binigyan kita ng bunga. Lungsapirin ka. Kuya Nelson, ano ang sabi mo? Hindi po ako nakagawa. Sige. Sinong nakagawa? Plus 5. Ito. Kasalunin. Bunga. Bunga muna tayo. Tapos prutas tayo. Bunga. Bunga. Okay. Sino pa ang bunga? Bunga. Kuya Jovan? Memory verse. Memory verse ng bunga. Bunga ng Espiritu.
Memory verse. The Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, kindness, faith. Faith? May faith ba? Amen. Faith? Faithfulness? Faithfulness. Iba ang faith sa faithfulness. Faithfulness, katapatan. Yes. Iba yung faith, faith pananampalataya. Faithfulness. Faithfulness man yun. Faithfulness. Okay. So, ati, ano, minus 3 ka, kulang yung sentence mo. Hindi, plus 3 ka pala, hindi minus 3. Sino, sino, ano, may memory verse ng Galatians? 5:22-23. Wala? Okay, okay. Hindi ka wala. Ako daw. Okay. Galatians 5:22-23, the fruit of the Holy Spirit, love, peace, joy, patience, long-suffering, kindness, faithfulness, and nine yan eh, isa-isa-isa, kulang ako isa, faith, hindi, nine. Hindi iyan nagbibase sa Galatia 5:22 no? Oh. Yun, iba pala. Oo, iba pala. Nine, tama. Nine siya, nine. Love, peace, joy, patience, kindness, faithfulness, long-suffering, nalimutan gentleness, gentleness and goodness. Amen, amen. Kasi 23, verse 23, tama po. Amen. Sa Tagalog po tayo. So, pag kung pag-aaralan mo para madali siya i-memorize. Excuse no. Tingnan mo daw po. May faith. Ah, sige, sige. Kasi iba pala ang translation ni Ate. Oh, sige, sige. Okay, sige. Pero Ate, ulang pa rin ang sinabi mo. Hanggang 23 ang kailan. Sige. Kung kaya plus 3 ka talaga. Ate, Ate Bing, plus. Si Ate Bing, tama ba yung sagot ni Ate Bing? Yes po. Memorize ko yung kumpan. Goodness, okay. So, gusto niyo ma-memorize nang mabilis ang ano, ang Galatians 5:22-23. Gusto niyo siyang ma-memorize nang mabilis? Ha? Siyempre, 'di ba? O sige. Ayan, tama pa rin sinabi ni Ate Faith kasi ibang translation. Okay. Pero kulang siya ng verse 23. Verse 23 kasama 'yon. So, iba-ibang verses kasi yan. Ang kagaya nito, ang versikulo nito. Okay, ang prutas po ay tatlong na kategorya yan, tatlong kategorya. Yung tungkol sa individual, tungkol sa sarili mo, relasyon, yung bunga, ayon sa relasyon sa sarili mo, love, joy, and peace. Love, joy, and peace. Di ba? Napakadaling memorize. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Relation mo naman sa tao, kailangan long-suffering, mapasensyoso ka, mahinahon ka, mabait ka. Amen? Long-suffering, gentleness, goodness. At ang relasyon mo naman sa Diyos, yung faith, meekness, at temperance. Tatlo, di ba? So, tatlong kategorya para ma-memorya mo yung bunga. Yung sa sarili mo, sa tao, at sa Diyos. Amen? Naunawa mo ba natin? Bigyan mo ako ng ibang translation, Kuya Joman. Ay, sorry. Kuya Wilson. Yung translation mo sa Tagalog. Pag-ibig. Mm-hmm. Pag-ibig, kagalakan. Kapayapaan. Kapayapaan. Kapayagaan. Kabaitan. Kabutihan. Kabutihan. Wait, wait. Dahan-dahan. So, yung katyagaan. Ano yan? Patience. Patience, katyagaan. Ulitin mo, pag-ibig. Pag-ibig. Kagalakan. Kagalakan, kapayapaan. Sa sarili mo yon, sa sarili mo. Amen? Relasyon mo yon sa sarili mo. Kailangan meron kang pag-ibig, meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan. Yung relasyon mo naman sa tao ay ano? Kailangan ikaw ay pasensyoso. Ano pa? May kabutihan. Kabaitan, kabutihan. Kabutihan, kabaitan. Relasyon mo sa tao, kailangan mabait ka. Amen? Relasyon mo naman sa Diyos. Kahinahunan. Kahinahunan. Pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. At saka yung isa. Faithfulness. Kailangan tapat. Yeah. Madaling i-memorizing, di ba? Na-memorize mo ba natin? Tatlo lang na-memorizing mo. Amen.
Yung relasyon sa sarili mo, kailangan may love, joy, and peace. Pagkatapos relasyon mo sa tao, kailangan may pasensya ka, may kabutihan ka, ha? May kabutihan, ano ba yung isa? Ka... Ha? Iba yun, gentleness. Gentleness. Katsagaan. Katsagaan. Kabutihan. Kabaitan. Kabutihan. Yung tatlo na yan. Kasi ang hirap sa Tagalog, madali sa English eh. Katapatan. Ang katapatan sa relasyon mo sa Diyos yun. Relasyon mo na sa Diyos sa tatlo. Katapatan. Kabaitan, kabutihan pala to. Katapatan. Meekness. Kuya, ano? Katapatan. Long suffering. Sandali! Kahinahunan at pagpipigil. Kuya! Ito nga ang ibig kong sabihin sa inyo, i-divide nyo sa tatlo ang salitang yan para ma-memorize nyo ng maganda. Iisipin mo muna yung sarili mo, love, joy, and peace, di ba? Pagkatapos, iisipin mo yung relasyon mo sa tao. Ano ba dapat ang relasyon mo sa tao? Kailangan mahaba ang pasensya mo. Ha? Kailangan may kabutihan ka, no? May kabaitan ka. Oo, sa tao, ang relasyon mo sa tao, kailangan mahaba, pasensya mo. Ha? Kailangan may kabutihan ka, may kabaitan ka. Yan yung tatlo na yan. Ang relasyon mo sa Diyos, kailangan ikay may katapatan? May katapatan? May, ano ba yung dalawa? Meekness at saka temperance? May kahinaunan? May pagpipigil sa sarili? Self-control, di ba? Naunawaan ako ba natin? Madali na ba siyang ma-memorize? Amen. Di mo ba? Pagka binali-bali mo ang isang bagay, madali mo siyang matandaan. Naintindihan mo ba natin? Amen. Okay? So, alis na tayo sa bunga. So, yung bunga, ano sabi daw po sa bunga? Ito po ay nagpapakita ng ano? Karakter, di ba? Ano yung spiritual maturity? Saan yung spiritual maturity? Sa regalo o kaloob ng Diyos. Magkaiba po yung prutas at saka yung regalo. Magkaiba po ba? Magkaiba po? Magkaiba. Amen. So, i-discover po natin ang dapat natin gawin. So, magpokopya po kayo, no? Sabi po, ang greatest kapasidad ng tao ay isang vessel. Ang ibig sabihin po ng vessel ay isang lalagyan, sisidlan. Yung kapasidad daw po natin, parang maging empty vessel tayo sa Diyos. Naunawaan po ba natin? Pero higit dyan, dapat daw maging channel po tayo. Amen? Maging channel. Maging channel tayo ng pagpapala sa tao. Hindi po tayo stagnant na parang tubig. Di mo ba yung tubig? Pag yung tubig stagnant, mabubulok. Di mo ba? Amen. Pero kung ito'y tuloy-tuloy, di mo ba? Ito ay mabango, mas maganda. Kaya tayo kapatid, kung ano yung natututunan natin, kailangan ibigay natin, i-share natin sa iba. Amen? So, alam nyo po ba kapatid na meron pong isang tao, nakita niya po yung Niagara Falls. Falls. Alam niyo yung falls? Yes. Ano tawag yun? Talon. Yung talon, yung falling water. Sabi po ng tao, ayan, yan ang pinaka-greatest na hindi ginagamit na kapangyarihan. Sana kung ginamit nila yung kapangyarihan ng falls na yan, maraming magkakaroon ng kuryente, sabi ng tao. Sabi naman ng Kristiyano, sabi niya, hindi. Hindi yan ang pinaka-hindi ginagamit. Ang hindi daw pinaka-ginagamit ay yung banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi po, ang banal na Espiritu Santo, karamihan, pinababayaan natin. Amen? Hindi natin kinakausap sa buong araw. Okay? So, kung titingnan po natin, flesh versus spirit, sabi nga, no? Ang laman versus spirit. Sino dito ang may mga addictions pa? May mga nakatanikala pa sa problema sa trabaho ng laman, no? Yung mahilig bang manood ng kung ano-ano, no? O kaya mahilig manigarilyo, no? Sabi po dito sa Galatians 5:19, at hayag ang gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan,
pangkukulang, pagtataniman, mga pagtatalo, mga pagninibugho, mga pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, mga hitwang pananampalataya. Kapag kapanaghilian, o yung mga nagseselos, no? Mga paglalasing, kalayawan, katulad nito, tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pinapaalala sa inyo. Nang una sa inyo na ang mga nagsisigawan ng ganyang mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen? So tandaan natin kapatid, pag ang buhay mo ay puno ng bunga, ng gawa, ng laman. Ano daw po yung gawa ng laman? Yan, lahat ng binanggit ko na yan. Amen? Galatians 5:20-21. Pag ang bunga mo ay puro ganito, hindi ka magmamana sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kung naninikarilyo ka pa, nanonood ka pa ng mga yung nakakalabong mata, no? Na kung ano-ano pang ginagawa mo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil naniniwala po ba kayo na marapit na dumating ang Panginoon? Amen. Pag ang ginagawa mo pa, namumunga ka pa dito sa laman, gawa ng laman. Ito po yung laman, di ba? Laman, flesh. Sinusunod mo yung katawan mo, yung physical, hindi yung espiritu, hindi mo pinapakain ng espiritu mo, no? So kapatid, delikado. Kasi anytime darating po ang ating Panginoon, sabi hindi ka daw magmamana ng kaharian ng Diyos. So titingnan mo kapatid, kung ikay ba'y namumunga. So makikita mo, no? Ito po yung Galatians 21, di ba? Dito sa 22, ito na yung bunga ng espiritu. Amen? So kung pag-aaral mo, yung bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan o katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat o yung faith o katapatan, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So dalawa po, amen? Ang gawa ng laman at ang bunga ng banal na Espiritu. Amen? So kapatid, tanungin mo ang ginagawa mo sa araw-araw. Ano po ba yung binibigyan natin ng oras? Yung gawa ng laman? Yung binanggit nung sa mga una? O yung bunga? Alin po ang ninonurture natin? Ano yung pinapalago natin? Yung bang bunga ng Espiritu? Pinapalago mo ba yung pag-ibig? Kagalakan? No? Lagi ka bang nagre-reklamo? Okay, so yun po. Kaya natin i-memorize siya, kapatid. Para kasi the more na na-memorize mo yan, the more na na-i-develop mo yung mga bunga na yan. Amen? Sa sarili mo. No? Sabi nga dyan, wala daw kautusan dyan. Ibig sabihin, yan ang ma-memorize mo, yan ang gawin mo sa buhay mo, yan ang mamunga ka lagi ng napakadaming ano na yan, kapatid, napakaganda ng buhay. Amen? Huwag tayo dito sa flesh. Huwag natin sundin yung gusto ng katawan. Amen? Amen. So, naunawaan na po natin. Ngayon, iba yung bunga sa kaloob o gifts, spiritual gifts. Magkaiba po yan. Amen? So, sabi po, mayroon pong limang pangunahin na prinsipyo sa spiritual na kaloob. Ang lahat ng anak ng Diyos ay mayroong special na kaloob. Meron po tayong special nag-gift. Sabihin mo nga sa katabi mo, gifted ka. Gifted ka. Lahat tayo, lahat ng anak ng Diyos ay may special na gift o kaloob. Sabi po sa 1 Corinto 12:7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ipopost ko to sa Facebook na lang, no? Sige. Next. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Bawat isa, ilan daw po? Bawat isa nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ephesians 4:7. Okay? Ang bawat isa na Kristiyano ay binigyan ng manifestasyon ng Espiritu. Bawat isa, mayroon ka. Ikaw, kuya, meron ka. Amen? Meron tayo, lahat tayo, walang maiiwan sa atin na wala, no? Walang talunan sa atin. Ang bawat isa ay mahalaga. Ang bawat isa ay biniyayaan ng kaloob upang maisakatuparan ang kailangan sa ministeryo. Ayan? Hindi po, hindi ka binigyan ng gift para sumikat.
sarili mo o para yumaman o ibenta ang gift. No, kunwari merong ang gift mo ay kagalingan, pagka nilehans mo gumagaling, magpapabayad ka. No? Huwag po 'yon. Amen. Ito po ay binibigay po ang kaloob na yan upang maisa katuparan ang kailangan sa ministeryo. Ibig sabihin, sa church, sa body of Christ, sa katawan ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay mamaliitin mo ang iyong sarili na hindi mo kaya at hindi kayang gawin ang anumang mahalagang gawain para sa Diyos, ikaw ay hindi nagiging mapagpakumbaba. Okay? Tandaan niyo yan kasi isasama ko sa question yan. Minamaliit po ba natin ang ating sarili pag sinabi natin hindi natin kaya ang mahalagang gawain para sa Diyos? Ay, hindi ko kaya yan. Yan po pala ay pagmamaliit sa sarili mo. No? Hindi ka nagiging humble. Hindi ka nagiging mapagpakumbaba. Ay, hindi ko kaya yan. O, magkaroon ka magpiano. Ay, naku ate, huwag na lang. No? O, magluto ka. O maghatid ka, no? Kailangan maging humble tayo. Huwag nating maliitin ang ating sarili dahil ang Diyos, lahat tayo inihanda niya. Amen? Amen. Bagkus ikaw ay undiscerning at ungrateful, no? Pag daw po tayo, sinasabi natin, minamaliit natin, tayo daw po ay undiscerning. Ibig sabihin, hindi natin alam ang tama at mali, at tayo ay ingrata, ungrateful, hindi tayo marunong magpasalamat. Kaya dapat ang Kristiyano ay hindi dapat magsasabi ng ano? Nobody. I am nobody. No? I am nobody. Hindi mo dapat sasabihin yun. Wala akong silbi. Wala. Eh, ano lang ako? Tagawalis lang ako. Ganito. Huwag. Amen? Lahat tayo mahalaga. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. May halaga ka sa Diyos. May kaloob ka. May special na kaloob. Ang Diyos para sa iyo. Bagkus, dapat sasabihin mo, ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay tumanggap ng mga spiritual na kaloob. Kaya aking gagamitin ang aking kaloob sa ministeryo. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Ang kaloob ng Espiritu ay marami at iba-iba. Marami po ang kaloob. Amen? Marami. Ilan po ba ang kaloob? Sa Biblia, pag tinignan mo, ilan ang kaloob? Ate Aw. Sa Korinto, 9, 9, tapos meron pang 5, tapos meron pa doon 18 or 22. Napakadaming kaloob. Amen? Kung pag-aaralan natin yan, mahirap tayo. Dito muna tayo mag-concentrate sa pinaka-espesyal. Spiritual gifts. Kailangan pong asamin natin yan. Amen? Amen. Ayon sa sinulat ni Paul, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Di po ba yung katawan, maraming bahagi. May kamay, may paa. Amen? Amen? Maraming beses ginamit ni Pablo ang analogy o yung pagkakahawi ng katawan ng tao at maraming bahagi nito, mata, tainga, kamay, paa, upang i-illustrate ang iba't ibang kaloob sa simbahan. So, sabi ni Pablo, kung ang katawan daw, no, meron siyang mata, may tainga, may kano, iba-iba, di ba? Tayo, yung body of Christ. Amen? So, ganun din daw po ang kaloob. Marami po siyang maraming diversities. Marami siya. Iba-iba. Amen? Iba-iba ang kaloob. Kaya hindi tayo pwedeng magmamalaki. Ay, ako. Ay, naku, meron akong gift of prophecy. Meron akong pwede kong sabihin ng nakaraan o ganito-ganito. Hindi po. Tayong lahat magtutulungan. Sabi po sa 1 Corinto 12:27, kayo ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Amen? Tayong lahat ay isang katawan. Bawat isa ay bahagi nito. Amen? Ang kaloob ng Diyos ay ibinigay sa atin upang malaman natin saan tayo inilagay sa katawan ni Kristo. Amen? Pangatlo, ang banal na Espiritu ang nagkakaloob kung sino ang makakakuha ng kaloob. Amen? Sino po? Sino ba yung ano? Kasi sabi, Lord, gusto ko ganito. Gusto.
Ang banal na espiritu lamang po ang magsasabi kung ano ang makukuha mo. No? Pwede mong asamin, Lord. Pero kapatid, no? Hindi natin pinili ang kaloob na binigay sa atin. Ang sovereign na banal na espiritu ay nag-a-assign sa bawat mananampalataya individually ayon sa kanyang kalooban. So sino daw po ang nagbibigay ng kaloob? Holy Spirit. Sino po ang nagsasabi kung ano ang ano? Holy Spirit. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 12:11, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. 1 Corinthians 12:18. Kaya dapat walang sinuman ang ano? Magmamalaki. Di ba? Hindi ka pwedeng magmamalaki. Ah, meron akong gift of healing. Sabi naman ni Kuya Jovani, ah, meron akong gift ng ano, yung vocal gifts. Magaling akong magsalita, ganyan-ganyan. No? So, bibigyan ko kayo ng technique paano natin ma-memorize ng madali ang versikulo na to. Dahil hindi natin ito nakuha, dahil pinagtrabahuhan natin o upang i-merit sa atin, no? Wala tayong may pagmamalaki patungkol sa ating kaloob. Amen? Amen. Kung ikaw ay talentado, sabihin ng talent, may talent ka. Kunwari ikaw, yung talent, no? Magaling kang magpiano, talent ka, no? Yan, pwede mong, bahala ka, gusto mong ipagmalaki. Pero yung special gift, yung spiritual gift ng Diyos, hindi mo pwedeng ipagmalaki dahil ang banal na Espiritu Santo ang nagbibigay, ang nagkakaloob, no? Huwag mong ipagmamalaki, hindi tayo pwedeng magmalaki. Spiritual, ang mga kaloob ay binigay sa mga individual upang para sa ikabubuti ng lahat ng katawan. Ano yung katawan? Yung church, no? Ang spiritual na kaloob ay binigay upang sa ikatatatag ng bawat isa at upang palakasin at ihanda sa paglilingkod at ikalululahati ni Kristo ng sama-sama. Di ba ang mata? Kailangan ng tainga. Di ba? Ang ulo? Kailangan ng paa. Kung ang lahat ay kamay, paano makakalakad? Di ba? Ang lahat ng parte ng katawan ay kinakailangan upang mapaglingkuran ang buong katawan. Amen? Amen. Ang kaloob ay kinakailangan upang palakasin tayo sa makatuwid ay matutulungan patungo sa maturity sa pamagitan ng kaloob ng iba. Amen? So ang kaloob ay upang sa ikabubuti ng lahat, hindi para sa individual na kalwalhatian. Yan yung sabi ko, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Para sa benepisyo ng iba. Para matatag ang simbahan. Amen? Amen. So kailangan natin itong aralin kasi kapatid, pagdating po ng holiday, no, may mga vacants kayo, magkaaroon tayo ng baptism of the Holy Spirit. Si Kuya Pipo ang mag-ano niyan at ito po ang mga inaaral natin na kaloob. Kaya i-memorize na natin. No? Kasi pag na-memorize natin yan, pwede tayong pagkalooban ng banal na Espiritu Santo ng 10. Sa 18 na yan o 22 na yan, pwede kang humingi ng madami. Amen? Pwede kang humingi. No, pero ang banal na Espiritu Santo ang magsasabi kung ano ang ikakaloob niya sa atin. Ayon sa pangangailangan ng gawain natin. Nais ng Diyos na ang bawat disipulo ay malaman niya ang kanyang espiritual na mga kaloob. Ito ay upang magamit at gamitin sa misteryo. Sabi pa ni Pablo, mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob, nais ko kayong magkaroon ng wastong kaalaman. Amen? Dapat po alam natin. Alam natin lahat. Okay, dahil dito, ito ay ating responsibilidad. Ano daw po? Responsibilidad na ating tuklasin at hasain. No, hasain, tuklasin. Una, tuklasin, hasain. Ang ating mga kaloob, walang sino man ang excused. Amen? Ayaw ko yan, di ko yan alam. No, kapatid, lahat tayo. Sabi ng Diyos, nararapat ay malaman natin ang ating kaloob at gamitin ito. Amen? Amen. Tama po ba? Amen. Sabi po dito sa Mateo 25:14-30, ang sino po nakakaalaala nitong talinhaga ng tatlong alipin? Amen. Ano ba yun natin? Sige nga, yung sabi nila, two sentences. Binigyan ng pera. Amen, very good. Yung una, magkano binigay?
Mm, sampo? Ten. Pangalawa? Tapos pangalawa, 10K. Five. Five. Mm, pangatlo? Pangatlo. Nakalimutan ko daw. Pero yung unang tao ay binigay niya yung pera niya, tumubo. Tumubo, oo. At ganun din ang pangalawang tao. Ang pangatlo, dahil sabi nga niya, ang Panginoon ay istrikto, kaya ang pera ay itinago niya sa lupa, din niya pinatubuan. Kaya nainis ang Panginoon, Panginoon, tapos yun nga, binawi sa kanya dahil walang tubo yung pera nasa kanya. Amen. So sabi po dito, no, binigyan, tatlong tao binigyan ng talents, binigyan sila ng financial investment, i-invest. Anong gagawin mo sa binigay sa inyo? Yung isa sampo, yung isa lima, yung isa dalawa, or isa? 5,000, 2,000, tsaka 1,000. Ay, ayun. So yung isa naging doble, yung isa ganun din, naging doble din. Pagkatapos dito sa isa, sa takot niya, no? Sabi niya, napakaang ng amo, kumikita ng hindi nagpagod, tinago niya lang sa ilalim ng lupa. Nagalit ang Panginoon, ano sabi? Inilagay mo na lang yan sana sa bangko para tumubo. O, kinuha pa yung sa kanya, binigay pa dun sa isang mas malaking kinita. Kapatid, kung ano ang binigay sa'yo, kailangan mong gamitin. Huwag mong itatago sa lupa. Sabi mo nga sa iyong katabi, maghuhukay ka para tumalino, hindi para itago ang talents mo. Hindi para itago ang gifts mo. Amen? Hallelujah. Kailangan nating gamitin yan. Amen. So sa araw ng paghuhukom, tayo ay hindi paparangalan sa ating yaman. Di ba sabi kanina? Yung mga namatay, ano nangyari sa kanilang kayamanan? Naiwan. No? Tayo ay hindi pararangalan sa ating yaman, sa ating pagmamayari, o sa ating katanyagan. Di ba? Sikat sila. Si Miriam Depenso, napakasikat. Napakayaman. No? Grabing pag-aari meron. 77 million? Samantalang kami ni Kuya P, ilang taon na kami sa Saudi, wala pang million. Siguro mga 2 million, mga ganyan. Pero yung as in talagang 2 digits million. Wala pang million, pero billion na. Billion na. Nasa langit. Amen. Amen. Tayo ay pupurihin kung tayo ay makakasagot ng tama sa tanong na ito. Ito. Amen. Ang pagtao tayo ay pupurihin, ano yung tanong na dapat nating sagutin? Ito ang tanong. Ano ginamit mo ba? Yung unang tanong, anong ginawa mo kay Hesukristo? Di po ba? Pag nandun tayo sa langit, pag aharapin na natin ng Panginoon, pag namatay na tayo at haharapin na natin, ang unang itatanong sa'yo, anong ginawa mo kay? Jesus. Tinanggap mo ba siya? Minahal mo ba siya? No? Ginawa mo ba siyang Diyos? Ang ikalawang tanong ay ito, ginamit mo ba ng matapat ang kaloob na ipinagkatiwala ko sa'yo? May kaloob eh. Amen? Amen. May kaloob. Pero ang kaloob sa atin lang, ha, sa mga Kristiyanong naniniwala lang. Bilang mabubuting katiwala ng iba-ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. 1 Pedro 4G. I-post na lang natin yan. So ano po bang spiritual gifts? Ang ibig sabihin ng spiritual gifts ay charisma. Actually, ang salitang charismatic comes from the Greek word charis. Ibig sabihin grace o biyaya. Charisma, gifts of grace. Nakita natin na spiritual na kaloob ay galing po sa ugat na biyaya ng Diyos. Amen? Biyaya ng Diyos. So, grace, yan po yung ginawa ng Diyos para sa atin sa pamagitan ni Kristo na hindi natin ito deserve, no? Hindi natin deserve. Ibig sabihin, yung biyaya niya, no? Yung pagpapala na hindi natin naman deserve pero binigay niya sa atin sa pamagitan ni Kristo. Yan po ang grace. Ano, may ibig sabihin pa yung grace eh. God's nakalimutan ko. Next time, sasabihin ko. Walang bayad. Mm.
Ito ay totoo patungkol sa ating kaligtasan. Ito ay totoo pa rin pagdating sa ating spiritual na kaloob. Ang spiritual na kaloob ay dinescribe bilang special na kwalifikasyon. No, upang palakasin siya, upang maglingkod ayon sa framework ng Body of Christ. Ang spiritual na kaloob ay divinely ordained spiritual ability. No? Ito po ay isang makalangit na itinalaga na abilidad na spiritual sa atin sa pumagitan ni Kristo sa kanyang pinalakas, enable ang kanyang iglesia upang gampanan ang kanyang gawain dito sa lupa. Ang maikli at simpleng definition ay ang spiritual gift ay spirit-given ability for Christian service. So ito na po yung definition ng spiritual gift. Ito po yung ibinigay na abilidad ng Espiritu para tayo ay maglingkod. Amen. Sa ministeryo ng Diyos. Amen. Amen. So yan po ang spiritual gift. Alam na po ba natin? Amen. Ito po yung spirit na abilidad. Abilidad. Amen? Na magawa sa ministeryo. What are spiritual gifts? What spiritual gifts are not? Ano po ba yan? Hindi ba yan talents? Hindi po yan talents. No? Ang spiritual gifts, ang mga Kristiyano ay may talento, subalit tayo ang mga Kristiyano ay mayroong spiritual gifts. Yung mga hindi Kristiyano, pwede silang may talento, magaling kumanta. Di ba? Pero, ang mga tayo lang, mga Kristiyano na tumanggap sa Diyos ang may spiritual gifts. Amen? Magkaiba po ang talents sa spiritual gifts. Naunawa nyo? Yung talents po, kagaya ng magaling magpiano, piano genius, magaling maggitara, iba yung talents sa spiritual gifts. Amen? Naunawaan po ba natin? Ang talento ay patungkol sa mga teknik o mga method. Ang kaloob ay patungkol sa spiritual na kakanyahan. Naunawaan po ba natin? Amen. Ang talento ay patungkol sa natural na instincts. Ang kaloob ay spiritual endowment, ipinagkaloob ng Espiritu ng Diyos. Ang talento daw po ay natural. Kumbaga, pagkasilang mo palang magaling ka na talaga. Amen. Ha? Yun. Yung kaloob naman po, yung binigay. Spiritual na pinagkaloob na binigyan ka ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang talento ay nag-i-inspire. Nag-i-entertain sa natural na level. Ang kaloob ay patungkol sa pagtatag ng iglesia. Ibinibigay ang kaloob sa upang matatag po ang iglesia. Amen? Okay. So, mayroong supernatural na nangyayari sa isang ministeryo kapag ang kaloob na ginagamit. Ang pagkinagkaiba ay makikita dito. So, ang pagkakaiba po ng talento at kaloob. No? Source. Common grace of spirit, kaloob, special grace of spirit. Ito pong talento, karaniwan na yan. Kahit sino pwede, di ba? Pero ito pong kaloob, binibigay po yan, special. Amen? Amen. Special. So, ito naman pong talento, panahong ibinigay, maaaring mula pa sa kapanganakan, talentado na siya. Magaling na siyang umawit talaga. Amen? Amen. Magaling na siyang mag-speaker talaga. Bata pa siya. Yun, talent na niya yun. Pero itong spiritual gifts, mayroon na mula sa spiritual na kapanganakan. Merong iba, pagkatanggap sa banal ng Espiritu Santo, may kaloob na. Amen? So ito naman po, ang nature naman niya, itong talento, natural na abilidad. Pero itong kaloob, ito po yung spiritual na abilidad. Amen? So sa paggamit naman po, no? Ay ang talento, mayroon siyang instruction, ginagamit sa entertainment, inspiration, sa natural na level, sa makamundo. Pero ito pong kaloob sa spiritual na paglago ng mananampalataya. Amen? Amen. Paano gamitin? Naano nga po ba natin ang pagkakaiba ng talino, talento at ng kaloob? Naano nga po natin? Amen. Magkaiba po, ang talento ay hindi kaloob. Tama, mali? Tama. Very good. Nakikinig. Ang talento ay binigay ng Diyos, God-given, tulad ng spiritual gifts. Subalit, hindi natin dapat kaligtaan na hindi sila pareho. Magkaiba po ang talento at spiritual gift. Ang isang Kristiyano ay may magaling na musical na abilidad. If so, ito ay nararapat na i-recognize na divine imparted talent. Ang disciple ay dapat na i-develop ang talento sa fullest extent possible. Amen? Amen. So, magkaiba po ang talento
sa gifts. Gifts are, ma-realize po natin, musical ability is not a spiritual gift. Yung musical abilidad ay hindi po yan spiritual na gift. For example, si Michael Jackson, magaling kumanta. Hindi yan spiritual na gift. Ito ay posible na ang tao ito ay may kaloob na encouragement or evangelism na maaaring i-exercise sa pamagitan ng musika. Ang spiritual gift daw po, no, yung pong meron kang talent, may kaloob ka na mag-encourage o mag-evangelize. Okay? At ang spiritual na kaloob ay hindi opisina. No, hindi po yan office. Ang bagong tipan ay nagbanggit ng maraming opisina. So, ang laktawan natin to kasi ito ay medyo pang mataas na ano na to. No? So, ang opisina at kaloob ng, ay kaloob ni Kristo sa simbahan upang i-equip ang gifted saints. No? So, andito na tayo sa Ephesians 4:11-12. Ito kasi yung sinasabing ministry gifts. Baka malito kayo yan, ha? Apostol, propeta, evangelista, pastor, guro. Lima. Amen? Ulitin natin yung ministry gifts ng Holy Spirit. Ulitin natin, apostol, propeta, A, P, E, evangelista, pastor, at guro. Okay? So tayo dito, meron tayong pastor, si Pastor Roland, Pastor Juma. Guro, sino po? Si Sister Albor. Evangelista, ayan, si Kuya. Si Kuya Wilson, Kuya Giovanni, at ang iba pa. Amen? Propeta at apostol, mag-pray tayo. Kailangan po kompleto ang ministry. So, ulitin po natin. Binigyan ng kaloob ang sa Epeso 4:11-12. A. Sulat niyo to. Binigyan ng kaloob upang maging apostol. A. Apostol. B. Propeta, evangelista, pastor, at mga guro. Yan ang ministry gifts ng Holy Spirit. Magkaiba po yan sa spiritual gifts. Nangano nga po ba natin? Yung spiritual gifts sa Corinto ay siyam. Ito ay lima. Okay? So, pagtinanong po, ano-ano ang limang spiritual ministry gifts? Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Ulit. Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Okay, very good. Isa yan sa i-memorize nyo. Ephesians 4, 11 na. 11 na, huwag ng 12. Memory verse. Kasi kaloob yan, okay? Okay, nakopya na po ba natin? Next! Ipo-post na lang natin sa Facebook yan. Yes, thank you. Ito, ang pagka meron ka daw kaloob, hindi ibig sabihin na mabuti ka na kaagad. No? Kagaya po ni Samson, nagkaroon siya ng kaloob, no? Holy Spirit ng kalakasan, no? Nung panahon niya, pero malayo siya sa Diyos. Hindi ko mo meron kang gift, pwede ka na magmayabang. Hindi. Maaaring meron ka rin pagsuway, no? Kagaya ni Judas, isa siya sa 70, no? Pinapatalsik nilang ang demonyo, sinisipa lang nila, nag-aalisan, pero nagtaksil. Amen? May mga gifts sila, spiritual gifts, pero no? Hindi ibig sabihin na may kabutihan. Okay? Habang ang Corinto ay nag-excel sa mga kaloob, ang kanilang simbahan ay puno ng problema tulad ng pagkakahiwa-hiwalay at fornication at paglalasing. Ito ay posible ng simbahan ay mayroong great abundance ng gift, subalit sa parehong panahon ay puno ng envy, ng pagkaselos, karnalidad at pagkagulo. Amen? So, bakit po wala na yung ano, yung kapangyarihan na yan? Natigil na po ba yung kapangyarihan na yan? For example po, yung himala. Kagaya po ni Moses, di ba? Hiniwa
nahiwa tuloy. Nahiwalay ang dagat, ang pulang dagat. Nahate. No? Nahate ang pulang dagat. No? Nung panahon na yun. Yung, pag ganun niya sa tubig, naging pula. Ano yun? Natama, wala na po bang ganun kapangyarihan? Sabi po, ang kakulangan ng kapangyarihan sa modernong iglesia hindi dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nabawasan. Hindi po, hindi nababawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit dahil hindi na natin hinahanap ang Diyos ng buong puso. Sabi po sa Jeremias 29:13, at hahanapin ninyo ako at masusumpungan. Kapag hinahanap niyo ako ng buong puso. Amen? Upang mapuspos ng Espiritu ay dapat na gutom at uhaw para sa Diyos. Dapat meron tayong uhaw, gutom tayo. Kagaya ngayon, no? Instead na nagpapahinga tayo, nag-aaral tayo. Tayo ngayon ay maituturing na Mateo 5:6, mapapalad ng nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay mapupuspos. Amen? Amen. Ang isang mananampalataya na seryoso at tunay na nagugutom at nauuhaw sa Diyos ay hindi masisiyahan hanggang mapuno sila sa Diyos. Amen? Amen. Napakaganda po ng ginagawa natin. Instead na nandun tayo sa bata at nanonood ng mga party-party, no? Nandito tayo. May gagawin pong maganda ang Diyos. Amen? Amen. Amen. So ngayon, paano natin mame-memorize ang 1 Corinthians 12, 7 hanggang 10 ba yun o 12, no? Sabi dito, di ba, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa kaloob ng Espiritu, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. No? Anong daw ang gusto ng Panginoon? Anong nais niya? Wastong kaalaman. Wastong kaalaman. Dapat daw wasto. Tama. Tama yung kaalaman natin. Alam niyo na noong una, noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo napapaniwala sa kung ano-ano mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Di ba, noong tayo po hindi pa nananampalataya, hindi pa tayo born again, naniniwala tayo sa Diyos-Diyosan. Yung mga imahen na hindi naman nakakapagsalita. Kaya iba't iba ang spiritual na kaloob, sabi niya. No? Iba-iba daw po ang spiritual kaloob. Dito tayo sa verse 7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. So, sino po may assignment dito? Mensahe ng karunungan. Ate, yung sa'yo? Espiritu ng kapahayagan. Halika. Hindi ko. Ha? Hindi ko. Ikaw, kuya. Yung sa'yo, Espiritu ng karunungan? Ano yun sa'yo? Espiritu ng malaking pananampalataya sa Diyos. O, halika. Ayun, big faith sa kanya. Halika. Espiritu ng pananampalataya, pananampalataya sa Diyos. Una, parati mo susundin ang kautusan ng Diyos. Mike. Hello. Espiritu ng malaking pananampalataya sa Diyos. Una po, parating mong susundin ang kautusan ng Diyos, may makikita man sa iyo o wala, sapagkat nakasunod ang buhay mo sa kautusan. Ito sa ganitong sitwasyon, hindi mo na kailangan pagsikapang kilatisin ang tinig ng banal na Espiritu sa alin pa mang tinig, katulad ng nagmumula sa sarili mong makasalanang isip. Pangalaw po, bago ka makatayo sa malaking bato ng pananampalataya, makailang ulit mong matatagpuan ang sarili mo sa mga mahirap na sitwasyon, sapagkat hindi madaling kilalanin kung alin ang galing sa sarili mong isip at alin ang piling ng banal na Espiritu. Kahit na nakatayo ka sa malaking bato ng pananampalataya, maaaring hindi mo lubusan mapaghihiwalay kung alin ang galing sa una at alin ang sa huli. Amen. Pangatlo po, ngunit kung matibay at lubusan dalisay
ang iyong pananampalataya, what, walang, wala ka ng dahilan para sa magikatan at kailangan mo na lamang sumunod sa tinig ng banal sa tinig ng banal na espiritu sapagkat siya ang nagkukontrol sa puso mo at isip ng 100%. Pangapat po, dagdag pa rito, kapag nasa ikapat na bibil ka ng pananampalataya sa Diyos, hindi ka mananalig sa sarili mong isip o iniisip. Karunungan o karanasan. Sabi, ang Panginoon Diyos ang gagabay sa iyo sa lahat ng ginagawa mo dahil dito, talamasahin mo ang mga pagpapala ng Jehovah Jireh. Ang Panginoong Diyos ang taga-sustento at ang lahat ng bagay ng, na naging mabuti para sa iyo. Amen. Amen. Big faith. Malaking pananampalataya. Yun po yung sinabi ni Kuya, no? So mamaya natin siya itatalakayin. Ito muna. Paano natin mamememorize yung verse na yun, no? Napakahaba, no? Para, ang tandaan yun lang, siyam. Siyam din siya, amen? Kanina, yung siyam, yung pros. Ano nga daw po yung pros? Sa individual, di ba? Love, joy, and peace, di ba? Sa sarili. Tapos, relasyon mo sa tao. Ano daw po relasyon sa tao? Kailangan pasensyoso ka. May kabutihan ka, may kabaitan ka. Ano yung relasyon sa Diyos? Katapatan, kahinaunan, pagpipigil sa sarili. Madaling tandaan, ano? Ha? Madaling mo ba? Galatians 5:22-23. Tapos, iakyat mo ngayon, gawa na ng laman. No? 19-21, gawa ng laman. Di ba? Madali mo ba tandaan ang versikulo ng Panginoon? Amen, amen. Ngayon, eto naman tayo. Sa 9 gifts, didivide din natin siya sa 3. Para madali din siyang tandaan. Kasi pag minemorize mo siya na yan, naghirap tandaan, di ba ba? Mahirap po ba tandaan? Sino mo nakamemorize ng versikulo na to? Sige. Kuya P, may regalo. Sino na nakamemorize? Mahirap ano? Unless, isa-subdivide mo siya ulit, kanina, yung bunga, ha? Relasyon mo sa sarili mo, relasyon mo sa tao, relasyon mo sa Diyos. Yun lang ang tandaan mo, alam mo na eh, no? Kadali, ano? Ano nga ba yung relasyon mo sa tao? Alam, pasensyosa ka. Kailangan may kabutihan ka. Kailangan may kabaitan ka. Ano relasyon mo sa Diyos? Alam, may katapatan ka. Di ba? May kahinahunan ka. Meron kang mapagpigil ka sa sarili. Ngayon, dito tayo sa kaloob ng Espiritu. Tatlo yan. Unang grupo, unang kategorya, kaloob ng kapahayagan. Sa English, revelation gifts. The gifts of revelation. Revelation, kapahayagan. Pinapahayag. Sinasabi. No? Ang kaloob ng pagpapahayag ay ang tatlong kaloob na naghahayag ng isang bagay. Yan po yung revelation gift. Ang salita ng kaalaman, ang salita ng karunungan, ang pagkakaunawa ng mga espiritu, discerning of the spirits, ang salita ng kaalaman, word of ano? Knowledge. Ang salita ng karunungan, word of wisdom. Ulitin natin. Ito po yung kapahayagan, nagpapahayag, nagsasalita. Amen? Naintindihan po ba natin? Okay? So, ano pong pagkakaiba ng kaalaman sa karunungan? Ano pong pagkakaiba ng knowledge sa wisdom? So, sige po tayo. So, ano pagkakaiba ng knowledge sa wisdom? Ate Aw, sa natural, ano po yung pagkakaiba ng knowledge sa wisdom? Kuya. Ang pag-uunawa ng Espiritu, discerning. Oh, sige, aralin na lang natin siya isa-isa. So, dito muna tayo sa tatlo. Okay? Okay. Number one. Oh.
Ba't nawawala yung dalawa? One. Oh! Paggawa ng mga himala. Sandali. Wala ata yung 1, 2, 3. Wala pala yung 1, 2, 3. Okay. Wala. So! Ayan, salita ng kaalaman. Makikita sa Gawa 10:9-19, Gawa 9:11-14, 1 Corinthians 12:8. Pakipasa nga po sa 1 Corinthians 12:8. Ah, hindi. Pakipasa sa Colossians 2:2-3. Colossians 2:2-3. Salita ng kaalaman, word of knowledge. Ano pong pagkakaiba niyan? Kuya, Colossians 2:2-3. Pakibasa nga. Para maintindihan natin yan. Sige, Ate Al. Upang maalyo ang kanilang mga puso sa kanilang pagkatalakip sa pag-ibig at sa lahat ng kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa matatuloy bagay si Kristo. Okay. Kuya, pakibasa po, Kuya Joma. Ito ang Colossians 2. Yan po dito. Oh, sige. Ito ang supernatural na paghahayag ng banal na espiritu ng ilang mga katotohanan sa isip ng Diyos. Ito ay spiritual na kakayahan na nagpapakita ng kaalaman tungkol sa nakaraan o kasalukuyan. Excuse me. Kakayahan na nagpapakita ng kaalaman tungkol saan? Sa? Nakaraan o kasalukuyan. Nakaraan at sa? Kasalukuyan. Oh, sige. Isinisiwalat? Isinisiwalat ng Diyos ang ilang impormasyon sa amin bilang siya ay all-knowing ng Diyos. Omniscience. Sa pagmakatuwid? Sa makatuwid, hindi ito kaloob ng kaalaman, kundi salita ng kaalaman. Okay. So, ang salita po ng kaalaman, halimbawa po si Jesus, di po ba kinausap niya yung Samaritan woman dun sa balon? Di po ba? Ano sabi niya dun sa balon? Ano sabi niya? Ilan ang iyong asawa? Di po ba? Tinanong. Ano sagot ng babae? Walang asawa. Ang sagot niya? Di po ba? Tapos sabi ng Panginoon, ang iyong ano, kinakasama? Ano yun? Meron ka ang iyong kinakasama. Meron kang kinakasama. O yun. May siya sa kinakasama. So, ibig sabihin, alam ng Panginoon yung kanyang nakaraan. So, yun po ay tinatawag na salita ng kaalaman. Alam yung nakaraan, alam yung kasalukuyan. Amen? Binanggit po ni Jesus, kaya nung panahon na yun, nagulat po yung babae. Sino nakakaalam nito? Bakit niya alam ang nakaraan ko? Di ba? Kaya ang ginawa niya, no, ito ay nagresulta saan? Umuwi yung babae, kinuwento niya sa lahat, at ang nangyari, buong baryo na yon, buong bayan na yon, naligtas. No, ito yung tunay na Diyos. No? Pinakilala niya po si Jesus. Kasi yan po ang supernatural na kaalaman. Pag yan ay nag-ooperate, kapatid, nagre-resulta yan sa maraming mabuborn again na Kristiyano. Naunawa po ba natin? Amen. Ha? Kaya kapatid, minsan si Kuya P, di ba, nagsasabi siya dito, meron dito, may sakit sa kidney or may sakit sa tiyan. Di ba? Nabanggit mo minsan, Kuya P, di ba? Tapos meron nga, no? Meron dito, ganyan. Yun po, yun ang word of knowledge na tinatawag. May naunawa po ba natin? Okay? So, salita ng karunungan. Ano naman po yung word of wisdom? Ati, sino nakakabasa ng malakas? Sige. Ito ang supernatural na kakayahan na nagbibigay ng ilang katotohanan tungkol sa hinaharap din. Pang hinaharap din po. Ito rin ang banal na kakayahang maunawaan ang layunin at plano ng Diyos at dalhin ang kaliwanagan sa sitwasyon at kalagayan. Ito ay gumagana kasama ng salita ng kaalaman. Magkapareha siya, magkasama yan sila. Amen? So, kung babasahin mo sa Gawa 6:3-10. Kuya, pakibasa mo ha. Gawa 6:3-10.
3:10. Gawa 6:3 tapos 6:10. Gawa 6. Ang gawa 6:3 at 10. Gawa 6:3. Kaya mga kapatid, umili kayo sa mga kasamahan ninyo ng itong lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu, Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkulin nito. Amen. Sa 10 na di ka? 10. Gawa 6:10, ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nani, eto kapatid, oh. Yung naalala nyo si Stephen, di ba? Pinaghugas lang siya ng plato. Ha? Nung time na yan, ang dami na pong tao. Kaya lang, hindi nga po napapakain yung mga widow. Yung mga balo, hindi napapakain. Hindi nagre-reklamo mo yung mga widow. Pero, namili sila ng tao na may karunungan. May salita ng karunungan. At ito nga po yung napili nila si Stephen. No? Hindi lang siya basta naglilingkod, kapatid, kung hindi meron siyang salita ng kaalaman. Kumbaga dito, si Kuya Nelson, no? Meron siyang salita. Pwede siyang mapili, maghugas ng plato. No? Kasi si Stephen, ganun eh. No? Kuya, yung maghugas ng plato, maglalagay ng pagkain dyan, hindi basta-basta. Kagaya ni Ate Ao, no? Hindi lahat pwedeng mapili na deacon, no? Kung hindi, yun po yung may talagang gumagana kasamang salita ng kaalaman. Salita ng karunungan. Special po yung karunungan. Kagaya nung ginawa po ni, ano, alam na alam niya yung nangyari sa nakaraan. Meron siyang wisdom na nanggagaling sa Diyos. Amen? Nakunawa po ba natin? Amen. So, ito na po. Yung discernment of spirits naman. Ano po yung discernment of spirits? Yung discernment of spirit, upang makilala ang tama, upang makilala ang espiritual na kasinungalingan, no? Ang tama at maling motibo at ang mga espiritual na puwersa sa trabaho. Amen? For example, i-discern mo. No? Ha? Oo, parang ganyan, i-discern mo. Kumare, i-discern mo yung tao na to. Totoo bang naglilingkod dito? Oo. Pinopromote niya lang ang kanyang sarili, sumikat. Totoo ba na talagang Panginoong Jesus ang itinataas niya sa buhay niya, ang nakaluklok sa puso niya? O gusto niya lang mag-passion show? I-discern mo. Amen? Amen? Kapatid, kahit sa Biblia, hindi mo ba, pag kung sino daw po, kung sino man daw po ang magtakwil sa Jesus bilang Diyos at iba ang gospel na itinuturo, itakwil natin, di ba? Yung iba, hindi nila matanggap ang katotohanan, itakwil na. Ayaw nila sumali, goodbye. Di ba? Amen. Hindi po sa pilitan ng pag-aaral ng Panginoon, volunteer po yan. Amen. Amen. So, ito naman po tayo sa tatlo. Mabilis na daw po tayo kasi wala na oras. Kanina, Revelation Grip, ulitin natin. Yung kapahayagan, salita ng karunungan, salita ng kaalaman, salita ng pagkaunawa. Okay? Ito na yung pang-apat, power gifts na. Pag bakit sinabing power, kasi action. Ito na po yung regalo ng pananampalataya, yung kinuwento ni Kuya kanina. Amen? Yung regalo po ng pananampalataya, bawat mananampalataya may pangkahalatang pananampalataya. Lahat tayo, meron tayong pananampalataya, pero pangkahalatan. Pero iba po yung gift of faith na tinatawag. Kagaya po nito, no? Yung gift of faith, kamangha-manghang pananampalataya, na napakalaking pananampalataya. Special po ang pananampalataya na ito. Kagaya pong nangyari kay Pedro. Si Pedro po nakulong, no? Nung siya po yung nakulong, no? Ano nangyari sa kanya? Natulog lang siya, tapos dahil nag-operate po yung regalo ng pananampalataya, no? Nag-operate siya, no? Sumakay siya sa operation ng gift of faith, nakalaya siya. Dumating ang anghel, di po ba? Naunawaan po ba natin?
Sige, post ko na lang po yan sa Facebook. Pangalawa, paggawa ng himala. No, supernatural na intervention ng Diyos. Himala, kanina, power gifts, gift ng pananampalataya, gift ng himala, paggawa ng himala, kagaya ni Moses, nahiwalay ang dagat, yung tubig naging pula, yan po ay himala. Pwede pa nating magawa yan, amen? Nandiyan pa rin tayo, hindi po yan nawawala. At pang-anim, ang kaloob ng pagpapagaling. Yung bang ilalay hands mo, yung ginawa ni Kuya P, talagang grabe po. No, galing ako sa trabaho, pagdating ko, talagang grabe ang nararamdaman niya. Pero ang ginawa niya, nilay hands niya. Through the power, no? Kaloob po ng pagpapagaling yun. Yung po ay gift ng spiritual, talagang pag pinag-pray niya. Ako rin po minsan, no, pag umuwi ako, sabi ko, Kuya P, masusuka ako or yung hindi ko na kaya magtrabaho, ganyan-ganyan. Ilalay hands niya po ako. Instant po, instant. Yan po ang gift of healing ay instant po. Amen? Naunawa po ba natin yan? Ang regalo ng propesya, ang sumunod po na gifts ay vocal gifts. Vocal. Alam niyo yung vocal? Boses. Yung kaloob, yung babanggitin mo. Amen? Ang regalo ng propesya, yan na. Speaking in tongues at interpretation ng tongues. Tatlo, naunawaan nyo na. Kanina, revelation gift. Ulitin natin, salitaan ng kaalaman, karunungan, discerning of spirits. Tapos, sumunod, power gifts. Gift of faith, pananampalataya, pagpapagaling, no? At himala. Ito na tayo ngayon, vocal gifts. Vocal, yung sasabihin. Vocal, regalo ng propesya. Yan, yung mag-ooperate sa'yo na alam mo na lang. Ah, nakita kita. Nagpunta ka sa batha. Ganyan. Propesya yun. Nalalaman mo yung mangyayari. No? Si Kuya P, minsan nag-operate po yung propesya. Kung ano yung binanggit niya, nangyayari. Amen? Dahil wala na po tayong oras. Number 8 po, regalo ng iba't ibang uri ng wika. Minsan, no, tayo ay English o Tagalog nang nababanggit natin Grego o Hebrew. No? Hindi natin minsan po para yan po ay ginagamit ng Diyos, meron pong katuruan niyan, no, sa kanan natin pag-aaralan at ang regalo ng interpretasyon. Yung interpretasyon, hindi ito pagsasalin o yung ita-translate mo lang. Kunwari nagsalita siya ng Hebrew, no? Yung ita-translate mo lang 'yon sa English, hindi po 'yon. Hindi 'yon ang interpretation. Ang interpretation po yung pagbibigay kahulugan. Naunawaan niyo po ba? Ganyan. Bibigyan mo ng kahulugan yun. Hindi yung ita-translate mo lang. Kunwari, mayroon speaking in tongues, Chinese. May Chinese dito. Ay, alam ko yung sinabi mo. Tin-translate mo lang. Hindi yun ang ibig sabihin ng interpretation of tongues. Yung interpretation of tongues is bibigyan mo ng kahulugan. Maka-Diyos na kahulugan. So, pag-aaralan din natin yan. Amen? Amen. So, okay. Halika na. Maglingkod na tayo sa tunay na Diyos. Tayo po'y tumayo. Sabay-sabay tayo. Halika na. Halika na. Maglingkod na tayo. Maglingkod na tayo. Sa tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Ang paparating na hari. Ibigay natin siya ng lubos. Ihayag ang kanyang mabuting balita. Sa lahat ng dako ng mundo. Sa lahat ng dako ng mundo. So, summary. Fruits. Ulitin natin ang fruits. Tatlo ang kategorya ng fruits. Sa sarili? Love, joy, peace. Sa tao? Patience. Kabutihan? Kabaitan. Sa Diyos? Katapatan? Katapatan. Pagbigay sa sarili. Pagbigay sa sarili? Kahinaunan. Meekness. Okay. Ang bunga, ang gifts o regalo ng Diyos. Tatlo. Di ba? Revelatory gifts, power gifts, at saka vocal gifts. Dito tayo sa revelation gifts. Salita na? Kaalaman. Salita na? Salita na kaalaman. Kaalaman? Salita na karunungan? Pag-uunawa. Okay. Power gifts. Salita na pananampalataya? Regalo ng pananampalataya?
regalo ng pagpapagaling at regalo ng himala. Tatlo. Amen? At vocal gifts, yung sinasabi. Ano po yung tatlong vocal gifts? Propesya. Speaking in tongues. Speaking in tongues. Interpretation. At interpretation. Napakadali! Kaya na? Kaya? Kaya ba? Kaya. Kaya ba i-memorize? Kaya i-memorize. Okay. Next week, pag nakita tayo, memory verse. 10 points ang isa. Sa ano do? Facebook. Ipo-post natin yan. Amen? Amen. So ngayon, napapadali. Apakadali. Amen? Pag na-memorize mo yan, konting atras. Kagaya ng Galatians 5:22-23. Buma yun. Ng Espiritu. I-atras mo ng konti. 19-20. Yun ang bunga ng laman. Di ba? Ganyan lang kadali mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? So tayo po yung manalangin. Sino pong manalangin? Glory to God. Papuri sa ating Diyos. Kuya Joma. Ha? Sino ba? Kuya. Di ba siya biyan? Si Ben Nelson. Ben Nelson daw. Wala. Kuya Wilson. Ako yan, Renato. Oh, Renato 1. Renato 1. R1. Ayan. Ayan. Sige. Oh, naku. Baka tawagin ko si Kuya Manning yan. Kuya Manning daw. Ayan. Ayan. Sige, Kuya Wilson muna. Next week na si Kuya Renato. Sige. Assignment yan. Si Kuya Manning, pag hindi kayo tumayo dito, si Kuya Manning tatawagin ko. Oh, lagi yung daya, si Kuya Manny. Hallelujah. Isang malakas na palapakuli sa ating buhay sa Diyos at sa pagkakasin. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus, sa bawat isa, Panginoon, na nandito po, Lord Jesus, sa iyong tahanan, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat po sa aming pagtatapos, Panginoon, sa pag-aaral ng Theology, Panginoon, at pinangunahan po ng aming mahal na pastora, Panginoon, na si Ate Flor. Lord Jesus, napakasaya po, Panginoon, na matutunan po namin, Panginoon, ang inyong ang mga salita, Panginoon, ang paghuhukay, Lord Jesus, na inyong pundasyon, Panginoon. Amen. Lord Jesus, kami po'y nagagalak, Panginoon, kami po'y masaya, Panginoon, yes, sa bawat natutunan namin, Panginoon, ito ay baon-baon din namin ito, Panginoon, kung saan kami mapunta, Panginoon, kami itong gagamitin, Panginoon, ng aming natutunan sa Theology, Panginoon, lahat na, Panginoon, kung sa aming pag-uwi sa Pilipinas, Panginoon, kami itong gagamitin, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon, ang aming natutunan, Panginoon, hindi namin ito walang bahala, Panginoon, ang aming pag-aaral, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat muli, Panginoon, sa aming pagtatapos na ito, Panginoon, na mapayapa, Panginoon, ang aming pagpupuri sa buong araw na ito, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat, Lord, sa aming paghihiwalay, Panginoon, na ang aming mga kapatiran, mga kuya, ate dito, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magabay sa amin, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga transport ministry, Panginoon, kay Kuya Jomar, kay Kuya Johnny, kay Kuya P, Panginoon. Lord Jesus, gabayan niyo kami, Panginoon, upang makarating kami ng maayos, Panginoon, sa aming bawat pansamantalang uuwian, Panginoon, sa aming accumulation, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Muli, maghari kayo, Lord, sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, ang aming pag-uwi. At ihanda mo rin, Panginoon, ang aming physical at pangatawan, spiritual, Panginoon, bukas, Lord, sa pag-uumpisa, Lord, ng aming pagtatrabaho, Panginoon, na malagpasan namin muli, Panginoon, ang aming araw-araw, Panginoon, na paghahanap buhay dito sa Saudi Arabia, Panginoon, Panginoon, at tinadalangin namin rin, Lord Jesus, sa pagdating na Friday, Lord, na muli kaming magkita-kita dito sa inyong gawain, Panginoon, na, yes, na marami kaming mga kaibigan, Lord, na maimbitahan, Panginoon, upang mapuno, Lord Jesus, ang inyong tahanan ito, Panginoon. Yes, Lord Jesus, maraming salamat muli, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa bawat blessing, Panginoon, na aming natanggap, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kailan po, Panginoon, ang aming pupurihin, Panginoon, luwalhatiin, Panginoon, sapagkat kayo, Panginoon, ang aming Diyos na buhay, na aming sinasamba, Panginoon, na walang hanggang kapangyarihan, Panginoon, kailangan ang aming sambahin, Panginoon, noon man, hanggang ngayon, Panginoon, kaya aming hari ng mga hari, Panginoon, ngayon, Panginoon, Lord Jesus, thank you, Panginoon, sa
yung kabutihan, Panginoon, na aming naranasan, Panginoon, sa aming bawat buhay, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Ito po ang aming samadalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, ng taga-Nazaret. Amen at amen. Amen. Amen.